At para mapabuti pa ang karanasan ng mga commuters sa kanilang araw-araw na pagbiyahe, ay patuloy ang ginagawang interventions ng LTFRB para dito. Kabilang na dyan ang Regional Office 8 ng LTFRB sa Eastern Visayas. Ano-ano kaya ang kanilang mga programa doon? Panoorin natin to. Ang misyon o layunin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay ang siguraduhin na ang commuting public ay mayroong sapat, ligtas, maginhawa, environment-friendly at maaasahang pampublikong transportasyon. At sinasagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't ibang mga polisiya, programa at mga proyekto. Dahil dyan, ang LTFRB Region 8 o Eastern Visayas ay puspusan at patuloy na pinapaigting pa ang pagpapatupad ng iba't ibang programa sa kanilang rehiyon. Ilan sa mga programang yan ay ang libreng sakay na kanilang ipinatupad noong kasagsagan ng pandemya para sa mga frontliners at healthcare workers. Nariyan rin ang fuel subsidy para sa mga tsuper na apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. At ang PUV Modernization Program, kung saan ang Region 8 ang kauna-unahang nag-implement ng programang ito sa buong bansa. Nasusunod naman po ang ating mga programa. Marami po ang programa, ang LTFRB, lalong-lalo na itong patuloy pa rin na pinagpatuloy pa rin ang ating kasalukuyang administration, itong ating PUV Modernization Program na maraming natutulungan at maraming natutuwang mga riding public. Kasi isa po sa mga programa yan, yung ating goal po sa programa yan ay yung adequate, safe, convenient at environment friendly na transportation. Isa rin sa programang niluluto ngayon ng LTFRB Region 8 in cooperation with Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP ay ang libreng pabahay para sa mga tsuper na target nilang pormal na masimulan ngayong taon. Isa pang programa na kasalukuyan nilang isinasagawa na malaki rin ang naitutulong sa mga tsuper ay ang Drivers Academy, kung saan dito ay itinuturo ang tamang pagmamaneho. Itinuturo rin ang LTFRB policies at road safety, maging ang road rage at anger management. Para po sa akin, napakalaking bagay po yung magkaroon ng seminar tulad po ng sa Drivers Academy. Kasi unang-una po is yung disiplina po. Andyan, para lubos na matutunan lahat ng mga dapat i-apply sa kalsada. Isa na po dito eh, kung paano tayo makisama sa kapwa natin, lalo na sa mga pasayros. Lalo na po yung disiplina, isa po yun sa pinakamahalaga para maiwasan po yung mga tinatawag na road rage sa kalsada. At ang isa pang programang patuloy na pinapaigting pa nila ay ang anti-colorum operations na malaki naman ang ambag sa revenue ng kanilang regional office. Sa anti-colorum operation, malaki po ang naging revenue collection itong region po. At ito po ay aming ipinagmamalaki dahil nakakatulong po tayo para makagenerate ng income para sa gobyerno. At ito po ay nagiging accomplishment ng region na may nahuhuli tayo. So hindi natin tinotolerate sa mga ganyan. Ang mga interventions na ito ng Region 8 Eastern Visayas ay isang halimbawa lamang na kapag nagtutulungan ang pamahalaan at ang mga mamamayan, ay siguradong pag-unlad ang patutunguhan.